umaga po sa inyong lahat. You are watching BOP TV. Nandito tayo ngayon sa Area 3. Tayo po ay nagtatanim ngayon ng ating tubo. Kasi maraming mga tubo, yung puno na tubo na hindi na maganda yung paglaki nila. So kailangan palitan talaga. Kailangan lagyan ng bago. Kasama natin yung mga kasamahan natin dati pa. Nandito pa rin si Dudu Iber. Kakarating lang ni Dudu Iber. Si Butsoy, nandito rin. Oh. Si Bongbong. Sila yung tagalagay ng bagong binihi ng ating tubo. Ito si Riner. Mayroon tayong kasamaan doon na nag-aararo doon sa kabila. Yun. O dito tayo. Ito yung ginagawa namin. Ito yung kalalagay lang. Bago lagyan ng bagong pananim, kailangan may hukay. Katulad nito. Yan, may hukay. Yan ginagawa ni Bongbong saka ni Dudu Iber. Saka ni Butsoy. So merong hukay. Si Riner yung tagalagay ng bagong pananim. Meron tayong tagalagay ng butas nandun sa kabila. Punta tayo doon dyan. Mainit yung panahon ngayon. Hindi kasi maganda yung harvest ng tubo, yung pag-harvest ng tubo pag hindi po marami yung puno ng tubo. Katulad nito, ilan lang yung ito lang, ito, ito, ito. Doon sa kabila, wala. O, mga tatlong butas yata. O, tatlo. Sana naka-harvest pa tayo ng dagdag na tubo doon eh. Katulad nito, mayroong dalawang hindi maganda yung... Dalawa yung kulang pala. So, nilalagyan natin yung mga kulang na walang puno para ma-double yung production. Ito, ito yung mga butas. Kasama natin si Jan Jan. Si Jan Jan pa rin yung videographer natin. Doon si Manong, yung taga-Araro. Mayroon tayong kalabaw. Yung kalabaw, mayroong... Ano yan? May face mask yung kalabaw. Bakit may face mask yung kalabaw? Kaya, bakit may face mask yung karabaw? Kasi baka may virus yung nag-araro. Ano kay? Anong dahilan kay? Ah, para daw hindi makakain ng ating pananim. Kasi meron na kasing lumalabas na mga ganito. So pag yung kalabaw walang face mask, kakainin niya daw yun. So baka ma-damage yung pananim natin. Ito yung mga butas na nilalagay ni Angki. At saka ni Ninong Jake. Yun, ito. Ito mga butas. Ito walang butas. Wala dito kasi mayroong mga puno ng tubo na. So, maraming yung lalagyan. Ito, kaya mabubuhay pa ito. Kaya na. Nasunog yata eh. Sinusunog pala yung dahon pagka-harvest. Kailangan sunugin yung dahon. At saka kailangan tanam-tamnan yung mga space na walang pananim. Yun pala yung pagtutubo. Ito si Nong Jake. Malakas pa rin si Nong Jake. Malakas magtrabaho, malakas pa din uminom. Malakas din manigarilyo. Lahat-lahat to, malakas to sa lahat ng bagay. Malakas din to sa mga babae. Habunin to ng mga babae. Tingnan mo ang pugi. So marami pa. Yung natapos pa lang nila, dito pa lang na side. So yung tataniman na hanggang doon pa. Malayo pa to. Di ba? Ang haba-haba. Punta tayo dito sa kabila. Punta natin yung tagapag-araro natin. I-interviewin natin. Diba? Malinis na. Malinis na kasi wala nang dumi. Ang? Good morning. Ito. Yung kalabaw dito mayroong ganito. Face mask. Oh. May busal. Yung baba, yung bunganga. Para hindi makumain ng tubo. Kawawa, no? Kawawa naman, hindi na sa makakain kasi mayroong busal yung baba niya eh. Yung bunganga niya eh. Ito si Manong, yung tag-araro natin. Masarap dito pag nandito ka sa ilalim ng kahoy. Malamig. Ganoon tayong mga buko dito, no? Yung niyog. Oh. Hindi maganda yung pamumuha ng niyog kasi maraming kahoy. Maganda pag walang kahoy. Kaya lang, mainit naman pag walang kahoy. Yan yung sapa, oh. Yung sapa na walang tubig. Pero pag umula ng malakas, mayroong tubig yan. Malalim, oh, malalim pala dito dyan, oh. Malalim pala dito. Oh. Oh, dilim. Oh, ito. Sabi daw nila, kinakain to, eh. Iwan ko. Ang totoo. Oh, punta tayo dito dyan. Mamaya tayo babalik dun sa mga kasama natin. Meron kasing host dito ng tubig eh. May nakita ko kanina. Dito pala umiigib yung ibang tao. Dito lang sa kabila. Ito ang laki ng kahoy oh. Ito ang haba at saka ang laki. Tingnan mo to. Ito. Ang laki. Ang laki at saka...
maganda. Strip. Maraming kahoy dyan, pwede makuha. Kailangan mo patayo ng bahay. Kailangan mo paggawa ng misa. Marami dito. Oh, dito mainit dito. Yung araw kasi mula doon dito na bumagsak yung araw eh. Ah, bumabagsak. Dito, punta natin dito dyan. Marami na nalalaglag ng mga niyog. Matatanda na. So magpapakupra tayo dito sa Area 3. Kailangan kuprahin na to. Oh, ito yung tubig eh. Diyos lang kumukuha ng tubig. Ito yung masarap sa probinsya kasi kahit saan mayroong tubig eh. At saka yung tubig malinis. Ito kanina ang hose eh. Nakita ko dito eh. Oh, ito. Oh, ito. Ang lakas ng tubig. Diba? Parang nawasan. Ang lakas ng tubig oh. Dito sila kumukuha ito. Dito nila kinukuha yung tali. Yung tali na to, na pag kinuha mo to, pwede kang magpagkuha ng tubig. Yung tubig galing-galing doon sa itaas. Walang bahay doon, kaya malinis. Oh, yan. Magdilim na dyan. Marami pang mga kahoy. Kalinisan natin yan. Saka magtanim tayo dyan ng kung ano pang pwede maitanim. So hanggang dito yung ating tubo. Hanggang sa side na to. Meron tayo doon sa kabila pa. Sa kabilang side. Yan ang malawak. Doon sa kabila ng sapang ito. Continuation ito eh. Kung walang sapa, dire-diretso yung tubo natin dito. So punta tayo doon. Balik tayo doon dyan. Iinom daw si Rainier eh. Yan o, oh, inom na siya. Yan, inom daw siya. Inumin mo tubig ah. Subukan natin mag-araro daw. Sabi ni Jan Jan. Saka mamaya tutulong tayo magtanim. Kapagalitan tayo ng karabaw. Hindi nga siya mangagat dahil mayroong face mask siya. Pero pwede ka naman niyang tutusukin ang kanyang sungay. Ang haba pa naman, tingnan mo. Ang tudes. Din manong susunod ng dirito nang no. Paano mag-araro? Hulog. So dalawa. Sa tunga na, ha? Okay. Dalawa. So dalawang. Hulog daw ito, yung term dito hulog. Pag bago pa lang hulog yung term, dalawang bisis na daanan ng kalabaw. Paglagay ng abono sa gitna na nito. Ito na. Bibiyakin to yung gitna. So yung half dito pupunta diyan, yung half dito pupunta dito. Ganun pala. Pagod ng kalabaw. Babalik ka pa? Mahukas na daw siya. Mamaya na tayong susubok mag-araro. Kasi papahinga daw yung karabaw. O, dito tayo. Kay Angke, tsaka kay Nung Jake. Mukhang ang babagal ng mga kasama natin ngayon. Ah. Yan. Alam ni Angke kung saan ang mga bubutasan. Eh. Ito na yung tapos na. Ito, wala pa. Yan, yun, pagbutas. Anong tawag gani? Yan, sadol. Dito sa amin, sadol eh. Nakakapagod naman ang ganitong trabaho. Buong araw ganito. Pero okay lang kasi malinis. Ano to? Pwede na to? Panglagay dito? Okay. Maganda daw to. Healthy daw sabi ni Angke. Yan ang pagtatanim ng tubo. Metikuloso pala. Matagal pala to. Yung sa pihak side ke, hindi naman ganito, no? Doon, parang okay doon sa kabila. So dito marami talagang lagyan. Sa bumbong, 7 o'clock yung trabaho. Dumarating po minsan-minsan, 11 o'clock eh. Naghahanap tayo ng kwan eh. Ng net doon sa kabila, sa area 1. Kasi yung mga manok doon, mga lukulukong mga manok, gumagala, sobrang gala, pumunta sa kabilang lote. Yung layo-layo po. Abot pa ng mga manok natin doon sa area 1. Kailangan lalagay tayo ng screen doon. Yung ipapakita ko sa masusunod na natin mga video naman. So, punta tayo dito kasi magpa-partial tayo payment sa kay Manong. Nong, kailan nang imukha o nang? Sa? Oh, may pangkwan, pangbili daw ng ulam at saka bigas.
itong kandito sa bundok eh. Pag wala kang trabaho dito, magugutom ka. Kailangan talagang gumawa ka ng trabaho para sa kapwa mo. Kasi pag walang ganun, hindi mabubuhay yung ibang tao. Yun ang kailangan eh. Trabaho para sa mamamayan. Kapwa tayo dito ng 1,000. Wala daw siyang pangbigas. Ito na nga. Thank you, Ged. Thank you very much, Ged. Hiding ka, ma. Pulik ka na, ha? Balik tayo dito sa mga kasamahan natin. Babantayan natin ito kasi pag hindi mo pagbantayan, hindi nagtatrabaho ng maganda eh. Oh, ito si Nung Jake. Oh. Itong problema kay Nung Jake eh. Naninigarilyo eh. Hindi mabubuhay ito pag walang sigarilyo eh. Okay daw na kahit walang pagkain, basta may sigarilyo lang. Kailangang kunin ito. Dapat kunin yung dahon para madaling mabuhay yung patay. Parang pagtatanim ng napier ng nakaraan. Dito tayo. Yes. Butse yung bagal-bagal eh. Dito si Rodel eh. Nandun sa Dulangan, gumagawa doon ng pinapagawa natin. Mayroon ng mga ugat eh. Oh, tingnan mo. Umubo na tayo ah. Naka nakakuha tayo ng virus doon sa kalabaw kasi yung face mask niya may butas eh. Sana lumago. Magkaroon tayo ng income ulit. Income sa tubo. Yan. Pwede nang balang nakatalikod ka sa araw. Bakit yung mukha kong hinarap ko sa araw? Pwede naman pala ganito eh. Para si Janjan yung kawawa. Yus, manatan mo bong. Kasi palagi kang late. Pagalitan mo nga to, Soy. Ito, ma-okay pa to. Parang laya na to. Parang wala nang kabuhay-buhay ito. Kabuhay ito ba? Huwag namatay ito ha. Manda ka bunga. Sabi niya okay daw eh. Sila yung may alam dito eh. Sige. Yes, ayan. Mayroon pa siguro dito ang tubo eh. Ito, di ba? Oh. Pang na damage ha. Hindi nila mabubuhay to. Sabi nila mabubuhay daw eh. So dyan, ano sa palagay mo dyan? Mabubuhay daw to kasi akong tumatanim eh. Pag si Butsoy daw parang walang sure. Kuna mo si Butsoy dyan. Saka si Dudidir dyan oh. Yun lang naman yung pinupunta na dito eh. Nandun na ba Dudoy ah? Dudoy kasi walang internet dito. Hindi sana nakapanood ng bagong mga videos. Yung pagkarga ng tubo nandun na Dudoy eh. Tama na muna yan. Init kasi. Marami pang tataniman. Walang masyadong tubo dito eh. Yung space na walang tubo. Marami bakante. So maganda to kasi nataniman na ng bago. Baka ganda na yung nasusunod na production. Baka dudubli yung income natin dito. O, yan yung si Bongbong. Anong oras dumating to? Okay? Bongbong? Anong oras dumating? 9 o'clock? Si Angke, nabibingi. Lalo na pag tinanong mo sa about kay Bongbong. Lalo na pag nandito si Bongbong. Pero pag wala si Bongbong. Oh, ito si Bongbong. Pagka magsalita ng makakasama kay Bongbong, nandito na siya eh. Mamaya naman, pag wala na siya. Siguraduhin mo, Bong. Ito, Bong. Isa lang, Bong. Ayan. Ayan. Marami kasi ngayon. Itong trabaho dito ngayon, after harvest, ito yung pinakahanap buhay ng mga tao dito eh.
Si pag hindi ka talaga mag-provide ng trabaho, paano mabubuhay yung kapwa mo? Di ba, Bong? Pag walang trabaho, paano mabubuhay si Bongbong? Oh, magugutom si Bongbong. Magnanakaw si Bongbong. Kasi walang trabaho, di magnanakaw ka para mabuhay ka. Yung iba naman, kahit may trabaho, nagnanakaw pa rin. Ginagamit yung trabaho para makapagnakaw. Yun. Yun. Matuto ka dyan, ha? Kasi malapit na lang ikaw magpakasal yata, eh. Oo, nabali dyan. Nabali yung bagong sibol na nasanga. Hindi ito siguro mabuhay. Ilalagay natin. Bahala na dyan si Lord sa kanya. Ilang girlfriend niya dyan, Soy? Soy, tinatanong kita, Soy. Sumagot ka. Iwan mo kung ilan. Pero maniniwala ka naman pag sinabi ni Janjan na isa lang. Ha? Tinatanong kita uli, Soy. Anong sagot mo? Natakot ka talaga kay Janjan. Pag sinabi daw ni Janjan na isa, siyempre isa, siya sinabi niya, eh. May tiwala ka talaga kay Janjan. Ako wala, eh. Hindi lang natin alam kung ilan ang girlfriend ni Janjan. Yan. Mabasa dito, maraming tubig. Bakit kaya maraming tubig dito? Mabubuhay kaya to? Kasi kahit may tubig, maraming tubig, eh. Baka mabubulok yung pananim natin. Sobrang tubig kasi hindi naman maganda, eh. Tingnan muna tayo, mainit na. Masisira yung mukha natin ito mamaya. Ganun pala, pag maraming tubig daw yung lupa, kailangan nakatayo siya ng kunti. Hindi dapat nakahiga. Magagaling itong mga kasama natin. Kahit sa anong bagay, magaling. Nagtrabaho din to sa kwan, eh. Matagal din to. Ilang taon ka nagtrabaho sa kampo, Soy? 6 months daw, may experience siya, may work experience siya sa pagtutubo. Very good, eh. Sana tutubo. Mabubuhay kaya, sana mabubuhay yung tapananim natin. Nandun na sila sa kabila. Ang problema natin ito mamaya kung makakauwi tayo nito. Kasi si Cardo, mukhang nagkakasakit ngayon. Kararating lang namin kanina, mukhang hindi maganda yung kondisyon niya. Matutulog daw siya. Pinatulog namin dun sa tabi ng daan. Iwan namin kung magigising yun mamaya. Doon naman tayo. Punta naman doon. Yung sa akin, hindi pa natapos, eh. Kasi mainit na, eh. Nakapagod na pag ganito. Yung bilad ka sa araw na buong araw. Nakapagod talaga. Pahinga muna tayo. Sabot siya, pahinga muna. Punta tayo siguro doon dyan, no? Oh.